Good morning! Kumusta po kayong muli? Okay, kwentuhan po tayo. Ano po? Maganda pong pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa plaka. LP, long play or long playing, ganun din yung 45 or singles. Mas magtutok po tayo sa long playing sapagkat ang history po nito ay mas malaki po ang impact na impact hanggang po sa panahon natin ngayon, ginagamit natin yung term na album. Okay? So ano po ba ang LP? Ang long playing o ang long play? Ito po siya. Isa po siyang analog sound storage medium. A phonograph record format characterized by speed of 33.5 RPM, rounds per minute. Yung RPM, rounds per minute po yon. Ito po ay ipinakilala sa buong mundo ng Colombia noong taong 1948. Okay? Ngayon, pagpasok po ng LP, na ipakilala na po ang LP, ang long playing, pumasok na po rito yung era ng plakang malaki o yung album era na tinatawag. Okay. Noong 1950s po yan nagsimula, syempre wala po tayong duda, si Elvis Presley po talaga ang unang minarket, no, karamihan ng mga LPs during that time dahil siya po ang pinakatanyag na mga aawit during that time na talaga pong hanggang ngayon makikita po natin ang katibayan ng kanyang success na natamo sa music industry. At ang plaka pong malaki o ang LP po ay isa pong napakaganda pong katotohanan dito na side A, pwede kang maglaman ito ng anim na awitin, ganun din anim na awitin din sa kabilang side. Depende sa haba o length ng mga kantang ilalagay mo. Ganun pa man, pwede kang maglagay ng sarili mong disenyo dun sa karton, okay? At ito ang magpapa-attract sa mga mamimili, no? Para bumili ng mga plaka mo. Ganoon, ng mga plaka. Okay. So yan po yung album era. Noong 1950s po, nagsimula na po dyan ang album era. Si Elvis Presley, Harry Belafonte, Doris Day, tama po ba ako? And many more. Pero, kung akala nyo yun na po ang pinaka-peak, hindi po. Nagkakamali po kayo sapagkat pumasok po ang British Invasion noong 1960 sa pagpasok ng The Beatles sa Amerika. Ito na po ang nangyari. Ang plaka era o ang long playing plaka era ay talaga po namang lalo naging tanyag sapagkat ang Sgt. Pepper Lonely Hearts Club ng The Beatles ang naging pinakamabentang album ng taong 1960. So ang The Beatles po talaga ang nagdala ng 1960s. Marami pong magagandang awit din noong 1960s. And personally, naobserbahan ko ang daming mga one-hit wonder noon na kahit sabihin mong one-hit wonder sila, ang mga plaka nila ay may impact po. Maski one hit wonder po karamihan doon, hanggang ngayon sikat yung mga awiting yon. Yan po ang kagandahan. At talaga po naman, ang gaganda ng mga compositions during the 60s. So ang 60s ay isang malaking era sa music industry. Okay? Nag-umpisa po dyan, lumabas na yung mga hippie, no? Yung mga impluensya na dulot ng musika. Okay? Nandiyan po sila Bob Marley. I think Bob Marley, kung hindi yung kakamali, Jimi Hendrix. Si Janis Joplin po, nagsimula po siya makilala, 60s din, 1967. Okay? So, ayan po ang 1960s. I can say na masayang era sa daigdig ng musika ang 1960s. Sapagkat ang mga awitin dito ay ang ganda. No? Talagang mga kabataan na willing makinig ng mga musika. Bibili sila ng 45s, bibili rin sila ng mga albums. Okay? So, ayan po ang kagandahan. Pero, noong 1970s, ito na po ang sasabihin ko po sa inyo. Noong 1970s, ito na po ang golden age ng plaka. O ng LP, na plaka malaki. Pag sinabing golden age, ito na po yung pinaka-peak niya. Ito na yung kung saan ang mga tao, puro plaka talaga ang binibili. In fact, dito po sa Pilipinas, meron po tayong Raon. Oops! Meron po tayong nakahiwalay na video sa Raon. Special po ang Raon sa atin. So, gagawan po natin siya ng video. Abangan nyo po yan kung kailan. No? So, ito po yan. Yung golden age po ng plaka, ito po yung bumenta ng husto yung Saturday Night Fever soundtrack ng The Bee Gees.
at yung The Singles 1969 to 1973 ng The Carpenters. Ganon din ang mga plaka nila Yvonne Elliman, ABBA, okay, Barry Manilow, okay, and the likes. Marami po noong 1970s. Okay, Rita Coolidge, ayan po. Tapos yung soundtrack ng Superman, nandiyan din po, syempre. Janis Joplin Pearl, nilabas po yan 1970s. Actually, ang Pearl, isa sa pinakamabenta at pinaka-best-selling album of all time noong 1970s. Okay? So, noong 1970s, yan na po ang Golden Age. At masasabi po natin, after the Golden Age, nag-umpisa na po ang downfall. Although, sa downfall, nandoon po ang pagtaas o ang pag-angat. Okay? Nung pumasok po ang downfall noong 1980s, okay, ibig sabihin bumaba na po ang sales ng mga plaka, no? Kasi pumasok na po yung MTV era, music television era, okay? Pero nakabawi po silang muli sa sales ng mga plaka nang ilabas ang Thriller ni MJ ni Michael Jackson. Ang plakang Thriller ang siyang pinakamabentang plaka sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ito po ay nakabenta na ng 72 million copies. Ganun pa man, maski nakabenta ng maraming plaka na 72 million, yung album era o yung golden age ng plaka ay tapos na during the 1980s. Kasi kahit nakabenta ng maraming plaka si MJ, si Michael Jackson, ito ay bumenta sa format ng cassette, sa format ng compact disc, sa format ng 8-track, at sa format ng plaka. So may mga kasama na siyang formats. Pero yung golden age nung plaka na tinatawag na kung saan ito talaga yung pinaka binibili talaga ng mga tao ay puro plaka, 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 1970s. Especially nung Saturday Night Fever soundtrack. Alam niyo po ba, yung mga nanonood ng sine ng Saturday Night Fever, pagkatapos daw po nila sa sinehan, dire-diretso na po sila sa record store, sa Tower Records, para bumili ng plaka. Ganon din po nangyari sa Pilipinas. Manunod sa Avenida ng Saturday Night Fever, pagkatapos pupunta na ng Raon para maghanap ng Saturday Night Fever ng plaka ng Bee Gees, no? Na sila kasi ang singer doon sa album na yon. At yun, hahanapin talaga nila pagkatapos manood ng sine. So, iyan po talaga. Golden Age, sandaan po natin, Golden Age ng LP o ng plakang malaki ay noong 1970s. Noong 1980s, Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, Tina Turner, marami po yan. At tulad po ng 1960s, masaya rin po ang 1980s. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa MTV. Nakaka-enjoy manood ng MTV during that time. Noong 1990, ang pinakamabiling plakang malaki ay ang Mariah Carey by Mariah Carey. Okay? Ang plaka ni Mariah Carey tumagal ng 11 weeks. Pangalawang pinakamabiling album ng 1990, okay? Mabiling plaka rin ay kay Paula Abdul, no, na Forever Your Girl. Janet Jackson, yan, mabiling plaka. Pero pagpasok ng 1992, naging main format na po ang compact disc, which is hindi po covered dito sa ating topic, so hindi po natin pag-uusapan yan. Sa ibang araw na po natin pag-uusapan yan, okay? Pero, kahit humina po ang plaka, noong mga panahon ng 90s, tapos early 2000s, muli po siyang lumakas noong 2015 o noong 2014. Marami na po naghahanap, siguro nostalgia. Pero ang peak po niya noong pandemic, 2020, year 2020, noong pandemic quarantine, tumaas po ang sales ng mga plaka. Kasi ang mga tao po nasa bahay lang, walang ginagawa, gusto lang makinig ng musika. So, tumaas po ang sales ng mga plaka. Ganon din ang mga turntables with Bluetooth. Kaya po ako, nakabili po ako ng Bluetooth na JAM, Jam Span Out Turntable, Bluetooth, sa halagang 2,500 lang. So, overall, ang LP, tatapos ng Golden Age, mahal pa rin po natin. Sapagkat sa mga lumang kagamitan, nagre-reflect po ang magandang nakaraan tulad po na pag-usapan po natin ngayon. So, again, mahalin natin ang mga lumang gamit natin, sapagkat nagpapaalala yan ng golden age din ng mga buhay natin noong araw. Okay? Ang daming memories sa musika. Lalo na kung ang musika mo ay hindi lamang siya nasa cloud, kundi ang musika mo ay meron siyang tinatawag na physical formats tulad ng plaka. Okay? Ang ibang physical formats pag-uusapan din natin sa ibang araw. Okay? Pero right now, ito muna ang pinag-usapan natin and I hope na-enjoy nyo po ang atin pong vlog ngayon at ang atin pong napag-usapan. Please do like, subscribe, like, and share. Please, notification bell sa baba. And lagi nating tatandaan, as always, Jesus loves us all.